Hi guys, what's up everyone, and welcome back to my channel, G Oily Essentials. And in today's video, i-share ko sa inyo, we will have a little tour dito sa little garden ko. Hindi pa ganun ka-improve, but ito yung pinagkakaabalahan ko while doing a lot of things ko. Ito yung nakakapag-refresh ng mind, nakaka-relax sa akin. So let's have a tour and tingnan natin kung anong mga collections ko na nandito. Actually, hindi pa siya ganun ka fully arranged and talagang naka-landscape, but ayun, nagko-collect pa lang ako ng mga plants. So let's see in the near future kung anong magiging arrangement dito sa ating garden. But for the meantime, this is our garden. So yan, let's start here. Meron kami dito mga orchids, but at this time, hindi pa siya namumulaklak. So actually, ang tawag dito is Vanda. Mga Vanda orchids, guys. So magkakaiba sila ng kulay, magkakaiba sila ng variety. Pero as of now, medyo hindi pa nila time para mamulaklak. Kaya may mga dried leaves sila. Tatanggalin ko yan para medyo tumaba-taba naman. Actually, medyo kulang sila sa alaga pa at this time. Ayan, hindi sila medyo ang focus ko this time. Ayan, so mga ornamental plants lang karamihan, guys. Pero meron ako mga pinagtatanim dito. Ito, calamansi. I think kailangan ko siyang ilipat ng place para mas masyado siya, para mas mag-grow pa siya, tumaba. Ayan, since mahilig ako sa herbal plants, kung ano yung mga nakikita kong herbs sa labas, ayan, humihingi ako ng stem na pwede kong itanim and then pinatanim ko. So, tani, this is oregano. Ayan, meron akong two types of oregano here. So, itong oregano, sometimes ginagamit ko siya pag, not only sometimes, most of the time, pag merong inuubo, aside from essential oils, gumagamit ako nito kasi, mas, ito kasi yung una ko na ginagamit before using essential oils. Ayan. So, itong mga leaves niya, nilalagay ko lang yan sa taas ng kanin pag nagluluto, and then I squeeze the extract. Tanggalin ko yung tanggalin ko siya doon sa kanin, and then I squeeze the extract. Yun yung pinapainom ko pag merong umuubo, at ako din pag inuubo. Yan, I just add some calamansi, no, and lemon on it, and then I add honey. Ayan, ito mga ornamental plants lang naman, at hindi ko na sila kilala kung ano yung mga actually name nila, basta binibili ko na lang sila. So kayo nang bahala mag-identify. At least merong itong konting flowering. Ayan, pag may sinasabog ako ng mga kamatis, ito, nag-grow lang siya dito together with the ginger plant. Ito naman, ginger plant as on ornamental, hindi siya yung totoong ginger talaga. So yan, ornamental lang siya, yellow leaves, variegated. And this one, ano ba to? Golden, whatever, golden fern. Hindi ko alam kung anong name. So yan, madali ito, guys, madali itong kumubo at dumami, so madaling magpropagate. Ayan, so dito pwede ka nang magplanting actually, pero wala pa ako masyadong space at marami na ako na propagate. So yan, space and pots, yung mga paso, no, mas maganda sila, nag-grow sila dun sa paso na clay. Ngayon to, yun ngayon, mga paso, talagang plastic na lang siya. So minsan, pag hindi masyadong nadidiligan, nagda-dry yung plant. So dapat pag plastic yung mga paso, constant yung dilig para mas ano yung mga tanim, maintain yung pagiging mataba nila. And I have another oregano here. And meron ako ditong variegated na oregano. So very cute, guys, no? Maganda siya kasi variegated, parang yung mga monstera lang, ano, variegated. Ayan, na tayo sa mga variegated, na enjoy tayo tingnan yung mga variegated na plants. Ito, yan, actually madali din tong i-propagate. Ayan, nagka-cut lang ako ng stem, and then i-ano na din siya, itanim na naman siya in another. So ito nga, wala pa akong masyadong mapaglagyan, and tawag dito, yung mga paso ang need ko. So one of these days, bibili ako ng mga paso. This is money tree. Yan, isang tree. So meron kami sa labas dalawang puno ng money tree. Ayan, alaga talaga namin siya. Ayan. So dito sa taas, guys, meron talaga kaming meron akong isang
actually marami ito eh, marami ito. Ayan, parang ilang ano sila, ilang tree sila diyan ano. It is blue tarnate. Yeah, blue tarnate ang tawag nito. So yung mga blue tarnate na plants, ayan, meron na silang mga dried na mga stem, so kailangan ko actually itong linisan. Yung blue tarnate plant, ayan, maganda ito sa mga this is high antioxidant din ng mga tanim. So, ang ginagawa ko dito, guys, actually, kumukuha ako dito ng flower niya, itong flower na to, tapos ilalagay ko sa mainit na tubig, tapos yun yung iinumin. So, yung extract nito, blue tarnate, meron siyang mataas na antioxidant level. So, daily, if you can drink, sobrang healthy siya. So ito, kahapon ko lang to na bili. So talisay daw yung tawag dito. Talisay dito sa Bisaya. Pero I don't know what is the, ano talaga, kung ano yung English name niya. Pero sabi nila, lumalaki na ito na mataas. Nag-iipon na ako ng mga ornamental para pag magpapalandscape, ayan, meron ako mga kanina. This is also a flowering plant. So ito kasi meron daw itong violet ata o purple yung ano nito, flowers. So ito yung mga golden fern yata itong name nito. So nakaka-propagate ako nito, guys. Ayan, medyo marami na sila. Need to put in a good pot. Yan. Yan. So urban gardening. Ayan, gumagamit tayo ng mga tawag dito, mga used ice cream box, any containers na pwede kong magamit para magtanim. Ito naman, talisay din daw ito, pero variegated siya na white. White and green. Ayan, pag tumaas siya, dito siya kasi, sabi ko, mas exposed siya sa sunshine. So, pag tumaas ito, actually may plan ako doon para ipa-landscape. So, ito, nag-iipon ako ng mga tanim. So, this, variegated na talisay. Maganda ito siya sa mga fence na area. Ayan, meron tayong roses dito. Ayan, nag-bloom sila this time kasi maulan and then may mainit. So, gustong-gusto nila yun. Ayan. And then, parang na-mix ko kasi itong pagtanim or dalawang plant sila. So, at the other side, meron siyang white na small, small roses. Mabango sila. So, yung mga flowering plants din. Ayan. So, yan. Other than that, ito yung mga, and then sa likod, mga ano pa yan. Yan yung ipapaayos ko na area. So, one of these days, ipipicture ko din dito. Yung ano na to, area na to na ipapanid ng i-landscape. Ayan. Ito, are ornamental lang para lang magkaroon ng shades dito sa bahay. Ito naman, I don't know what's the name, pero malaki siya na plant. Pwede din siyang tumaas. Ito, mga philodendrons, not really particular of the name. I'm not really familiar of their names. Basta, nakikita ko lang silang marami din collection yung mga iba kong friends. So, kukolect na lang din ako. Ayan. Ito, dumadami din ito agad eh. Ayan. So, bago pa lang siya. Parang ilang months pa lang ito sa akin. This one are hothos variegated. These are Cattleya. At pag dito, nakalimutan ko yung name. So, dati, nagkakaroon siya ng maraming ganito, yung red spot. So, tinanggal ko, inayos ko ulit yung mga roots nila, tapos binago ko yung soil. Ayan, medyo nag-bloom na sila. Ito medyo kailangan ko pati i-rejuvenate ulit kasi meron pa rin silang mga sakit-sakit sa mga leaves. This one, gumanda din yung leaves nila. And this is my bigger pothos. Ayan, yung bigger pothos na to. Ayan, pinakyat ko na sila doon sa taas para ipapag-grow ko yan doon. And I have here white lilies. Ayan, variegated naman sila.
variegated. So pag dumami ito, pag kumapalito, lumalabas na yung flower nila. And this is my tawag dito, propagated na Adansonii. So meron akong mother plant nito and then kinatkat ko. Ayan, dumami yung mga Adansonii. This is another white lily. And nahilig ako, guys. Meron kasi akong nakunan ng puno ng tawag dito, bamboo. Ito parang Chinese bamboo lang siya. So ang dali pala niyang ipag-grow. And then nagpropagate din ako. Ayan. So ito, this is another mother plant. So pwede ko siyang i-cut into three. So malaganda to sa mga fence. Ayan, medyo ma-ano na siya ngayon. Ma-yabong. No, they are growing abundantly. Ayan, meron din ako dito isa. Actually, dalawang mother plant na to, na itong Chinese bamboo. And then kinat-cut ko siya. I have 2, 4, 6, 7 na ngayon. So, mabilis mag-propagate nito. I got it last January. So, ngayon, 6 months na siya, diba? Naka-7 plants na ako. Ayan, dinistribute ko na sila. So, para mas matipid dito sa Pilipinas, you know, dito sa areas natin sa Philippines, and I'm particularly in Davao area. So, meron kami, kami sa ulan, abundant kami in the rain, with the rain, no? So, ito, nagsisave ako ng water from the rainwater. Yan na rin yung pinambubuhos ko sa mga tanim para at least makakatipid sa water, and then abundant yung water, parating nawo-water yung mga plants. And let's go here. Ito, I don't know particularly, ito is the what is this? I don't know. Yan, ito. Maganda to, madaling patubuin, pero ayaw nila sa maaraw. So, kailangan talaga. Pag maaraw, masisira yung dahon nila. Pero dito, tingnan nyo, okay na okay yung mga ano nila dahon. And here, medyo hindi masyadong ano talaga yung landscaping nito kasi ako lang yung nagpagawa niyan. So, next time, pag medyo may ano na, may budget, papayos natin yan. May plant din ito dito. There is a plant para ma-landscape siya. And this one, guys, another philodendron. This is another Adansonii. Yan, hindi pa natin afford yung mga malalaking tanim like monsteras. So, yan na muna yung pinagkoko-collect ko kasi I like it na nag-ano sila, no? And dito pala, guys, meron tayong dalawang birkins plant. Yun, kailangan ko na rin ito siyang ipropagate. Pwede ko na siyang ipropagate, actually. Birkins naman ito. So, the other one is there. Here is another philodendron. Ayan. Ito, ano lang siya. Not variegated yung dahon niya. Ayan. Ganda ng araw. I'm filming at around 7 a.m. So, ang ganda talaga ng araw. Sikat na sikat siya. Yung aking coffee table. So, dito nakalagay ang aking, ano pong tawag dito? Nakalimutan ko, princess. Princess yung tawag dyan. Yan, mga old TV, nilalagyan namin na stand. Yan, pwede, ano lang, parang tawag dito. Hindi naman aesthetic yung mga vintage. Yan, vintage type lang yung garden ko. Video, guys, I hope you enjoyed watching, and if you are fan of TikTok, so follow me in my TikTok channel, G Oil Bularia, or my name Giselle. Just type my name Giselle and you can see my face there. So that's all for today. Until my next video, bye for now.